Hello mga langga, ang lulutuin natin ngayon ay ang aking ginataang tilapia. So ito ang mga ingredients. So una mga langga, mayroon tayong binabad na tilapia. Binabad ko muna siya langga sa asin na mayroong, sa suka na may asin at saka paminta bago natin ilagay sa ating kaldero. Para yung langsa niya mawawala. Kasi di ba yung tilapia medyo malangsa siya. Pag idiniretso mo siya, parang ipaksiw. Actually, ipaksiw siya langga. Parang paksiw ang proseso niya bago siya lagyan ng gata. So, ayan po langga. Ilalagay ko na lang din po yung ating pinagbabaran sa kanya. At ito po yung mga ibang ingredients. Sitaw, pechay, sibuyas, bawang, sili, luya, at saka yung ating dahon ng pechay. At nandito yung pinakalas nating ingredients, yung ating gata. So, tara! So, bago natin to isalang langga, ilalagay na natin ang ating mga ricado, yung ating mga ingredients katulad ng luya. Nitong luya, nilalagay ko na itong luya para wala na yung langsa. Mas okay nga pag maraming luya at saka sili eh, kasi medyo para may sipa siya ng anghang. So, bali, nandyan na din yung ating bawang. Tsaka, ilalagyan na din natin yung ating sibuyas bago natin siya isalang langga. So, bali, ang proseso nito, pangga, in 3 minutes, para lang siyang pinapaksiw. Hindi ko siya nilalagyan ng tubig kasi ayokong mag-watery siya. So, ang gusto natin kung gusto natin mag-gets nila sa isang sagata at saka yung susuka lang. Wala na siyang watery flavor na something na katulad. So, after ilang mga minutes, ayan na siya mga langga. Kumukulo na siya. So, nag-evaporate na yung ating suka. After nyan, ilalagay ko na yung ating gata. Ayan. Purong gata siya langga para masarap talaga yung ating ginataang tilapia. So, dyan pa lang, medyo masarap na siyang tignan, parang na-assume na natin yung kanyang flavor. So, pakukuluin muna natin siya ng paunti-unti. Actually, yung apoy nito lang, gawag nyo masyadong lakasan, ha? Kasi mapupwersa yung pag-kulo ng ating gata. So, bali, paunti-unti lang yung apoy niya lang. Langga. Tsaka, ganitong kulo lang siya. Para hindi siya masyadong mag-oil. Kasi pag malakas mag-oil siya eh. So, ayan, kumukulo-kulo na siya, mga pangga. Nilalagay ko na yung ating vegetables, ang ating pechay, ang ating sitaw. Actually, mas okay ang sitaw ilagay kaysa sa talong para sa akin. Pero iba talong kasi nilalagay. Pero ako, sitaw. So, ayan mga langga, luto na yung ating sitaw at ang ating, yung talbos ng pechay. So, ilalagay ko na yung ating green na pechay, yung dahon ng pechay. So, kunting kulo lang to, pangga, mga 1 minute lang siguro, luto na to. Ganito lang siya kadaling lutuin. Wala pa siyang 25 minutes, basta mga ganon. Sa lahat-lahat na ng kabuhan ng ating pagluluto. So, tara. So, ayan, kumukulo-kulo na siya ng konti. So, mga konting kulo pa para mag-perfect na yung ating luto para maisalang na natin sa ating plating ang ating lutong ginataang tilapia. So, masarap to guys, lalo na sa bahaw. So, takpan muna natin ng mga 1 minuto. Tara! Luto na! Na-plating na natin langga. Ang sarap ng ating luto. Tara, kain na tayo. At ito ay masarap, lalo na pag may bahaw. Sus, ang sarap nito langga. So, salamat sa panonood. Enjoy watching! Mwa, mwa, mwa! Chup, chup, chup!